Ang i-discuss natin ngayon ay paano mag-bookkeeping ang isang food stall. So basically, ang maapektuhan ay tatlong libro. Cash receipts book, cash disbursement book, saka general book or general journal. So sa cash receipts book muna tayo. So cash receipts book. So magiging mga usual na mga column headings niya ay date, OR number, name of customer, debit cash, credit revenues, credit output bat. Yun ay kung bat registered siya. Meron siyang credit output bat. Kung hindi naman siya bat registered ay wala siyang ganitong column. Itong dalawa lang, debit cash saka credit revenues. So, first transaction, September 1, or official receipt number 1. Halimbawa, si Edwin Bautista, customer, nanghingi siya resibo. So, magbibigay ka ng resibo sa kanya. Halimbawa, 100 yung revenue mo ron. Tapos, 12 yung output bat, 12% ng 100 equals 112. Yan yung debit cash mo. Tapos, second transaction, September 1 pa rin, OR number 2, kapag yung usually naman mga customers, hindi sila humingi resibo. So, ang mangyari dyan, isang resibo na lang para dun sa natitira mong mga benta for the whole day. So, assuming na 5,000 yung nabenta mo, 5,000 yung revenues mo, output bat 600, 12% ng 5,000, total ay 5,600 debit cash yan. Yan. Tapos sa syempre meron ka pa ibang transaction for the rest of the month. Pag natapos na yung buwan, ang next step ay i-post yung mga entries from the cash receipts book papunta sa general ledger. So kung paano ginagawa yan, pakipanood niyo yung video natin na paano mag-bookkeeping sa cash receipts book. So ang susunod na libro na maapektuhan ay yung cash disbursement book. So cash disbursement book. So mga magiging usual column headings dito ay date, CB number, check voucher number, supplier, credit cash, debit rental, debit water, debit electric, debit inventories, debit others, nature of expense. So itong dalawa to, reserva mo lang just in case na merong magka-come up na ibang expense, ito yung reserva mo. At kung VAT registered ka, meron ka pang isang debit. Debit input VAT. Pero kung non-VAT ka naman, ibig sabihin ito na lang yung kailangan mo. Wala ka ng debit input VAT. So sa first transaction natin, September 1, check voucher number 1. Nagbayad ka kay Nagpapaupa Inc. ng rental. So debit rental 10,000, credit cash 10,000. Next transaction, September 2, CB number 2. Nagbayad ka kay Maynilad. So debit water 3,000, credit cash 3,000. Next transaction, September 3, check voucher number 3, nagbayad ka kay Maralco. So debit electric or power 7,000, credit cash 7,000. Next transaction, September 4, CB number 4, nagbayad ka kay ABC Merchandising Inc. Debit inventories, bumili kang paninda mo, debit 5,000. Credit cash 5,000. So siyempre meron ka pa ibang mga transactions for the rest of the month. Pag natapos na yung buwan, ang next step ay i-post yung mga entries from the cash disbursement book papunta sa general ledger. So kung paano ginagawa yan, pakipanood nyo yung video natin na paano mag-bookkeeping sa cash disbursement book. So yung pangatlong libro na maapektuhan, yung general book or general journal. So meron kang magiging entry at the end of the month na entry para sa cost of revenues. So entry mo ay cost of revenues, debit cost of revenues, credit inventories.
So paano kinocompute yung cost of revenues? Ang formula ay beginning inventory, ito yung ending inventory mo nung nakaraang buwan. Tapos add mo yung mga purchases mo, yung mga binili mo. Tapos i-less mo yung ending inventory mo for this month. Ibig sabihin, kada end of the month, mag-inventaryo ka o magbibilang ka ng mga inventories mo, yung mga paninda mo, para makuha mo kung magkano yung ending inventory mo. So, beginning inventory add purchases less ending inventory equals cost of revenues. So, dito example natin, 100,000 plus 500,000 minus 120,000 equals cost of revenues, 380,000. So, yan yung amount ng entry mo. Cost of revenues, debit cost of revenues, 380,000. Credit inventories, 380,000. So, ang next step nito ay ipopost mo yung entry mo from the general book papunta sa general ledger. So, kung paano ginagawa yan, pakipanood nyo yung mga videos natin tungkol sa pagbubukip sa general book o general journal. So, basically, ganun yung pagbukip ng isang food stall. Kung may questions kayo, pakisulat na lang doon sa comments sa baba ng video natin. At huwag niyong kalimutan na mag-subscribe.